Hello mga bata, andito naman tayo ngayon sa ating bagong kwento. Nagbabalik tayo ah. Kwento natin ngayon, ito ay tungkol sa ang alamat ng buwayang bato. Makinig at panoorin ang video nito. Ako nga pala si Ayan Canillas, ang inyong guro ngayon. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pakiclick lang ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para makatanggap kayo ng mga updates o bagong upload. Okay, simulan na natin ang alamat ng buwayang bato. Sa isang panig ng ilog, Pasig, sa tapat ng simbahan ng Guadalupe, sa lalawigan ng Rizal, ay may nakausling malaking bato sa tubig. Ito ay ginawang labahan ng mga babae. Sang-ayon sa isang matanda o matandang alamat, isang lalaking insik ang nangahas maligo sa ilog na ito. Sa kabila ng babala ng isang babaeng taga Guadalupe, sumigi pa rin siya sa paliligo. Hindi siya naniniwala na may malaking buwaya na lumilitaw doon at nangangain ng tao. Sarap paliligo ang lalaki o ang lalaking insik nang di kaginsay-ginsay biglang lumitaw ang isang malaking buwaya mula sa kabilang pampang. Mabilis na lumangoy ang buwaya papalapit sa lalaking insik. Walang magawa ang mga nakakita sa mga pangyayari. Samantalang ang lalaking insik ay hindi makakilos sa masindi o mastinding sindak at takot. O San Nicolas, ikaw ngayon, tulong akin. Ikaw nangawa-awa sa akin. Ikaw ngawa, isa milagro. Ngawa mo mato sa muaya ang sigaw na nahihintakutang insik. Labis na ikinagulat ng lahat. Pagkawika ng insik ng ganitong pangungusap, ang buwaya ay naging bato. Ang buwaya nga ay naging bato nga. Ma, bilis na! Pera upang makapagtayo ng isang simbahan sa tapat ng pinangyarihan ng milagro. Ibinigay nila ang nalikom na halaga sa mga Kastila para siyang mga siwa sa pagpapatayo ng simbahan. Nang mangyari ang simbahan, iluklok nila ang imahe ng San Nicolas sa altar. Ang pangyayaring ito ay ipinagdiriwang taon-taon at dinarayo ng mga tao mula pa sa malalayong pook. Subalit, hindi lang ang simbahan ang nakakatawag pansin sa mga nagkikipamiyesta doon, kundi pati na ang nakausling bato sa tapat nito na animoy gulugod ng isang malaking buhaya. Ang pook na ito ay tinatawag na buwayang bato bilang pagunita sa milagrong naganap. Hanggang sa ngayon ay dinarayo pa rin ng mga tao. Dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa ang alamat ng buwayang bato. Ako ang inyong guro ngayon. Ako si Ayan Canillas. Maraming salamat po ah. Paalam! Bago nga pala ako magpaalam ulit, kung gusto nyo magpa-shoutout, komento lang kayo para sa susunod nating mga video, isa-shoutout ko kayo. Bye-bye!